back to Face to Face, dito sa TV5. Parang sa dami ng pinagdadaan ang problema ni Kuya Ariel, at parang matuldukan na lang itong gulo ni Lenlen at ni Chacha, ay sinabihan na lang kayo na magsabong na lang kayo, Lenlen. Tinatanong ko kanina si Ariel anong dahilan ng away niyo ni Chacha, hindi niya alam. Ano ba talagang pinagsimula nito? Ilang po sa ano, sa kinakainom lang po namin sa amo niya po. Kala niya po, may sinabi po. Alam mo yan, Len. Alam mo yan, Len. Hindi kita kilala. Kasi nakakilala naman po siya. Nakakilala naman po siya ng amo niya na wala naman po lagas. Ano bang naging mitsa nung away? Kaya ganito po yun. Nakaupo po ako doon sa may harap ng bigasan. Nagkwento po kami ng mga driver. Tawanan pa nga kami. Eto, nakatulog sa tricycle. Sabi mo daw, babalatan mo daw si asawa ko. Okay, balatan mo na dito. Halika dito. Kung kaya mo. Eto, pababa na ito. So na, dito mula dito hanggang doon, siguro layo niya. Pababa niya, hindi niya nakita. Nagsabong kami dalawa ng asawa niya. Gawa ng dahi sa'yo. O, diba? So anong naging pakiramdam mo pagkatapos nun? Hindi po ako naawa sa kanila. Ate, naawa po ako sa mga bata. Ay, di na namin. Pero natadyakan mo ang bata. Paano po ako hindi ka natadyakan? Hindi na namin kailangan yung awa. Nakagat na ako dito. Oy, sarili ng anak mo, binubugbog mo. Pero kahit na kinakagat ka ng bata, pwede mo naman itulak hindi lang or tabigin. Paano po siya itulak? Eh, mabilis na yung pangyayari. Nagsabong na po kami. Dito na po siya. Anong gagawin ko po? Igaganyan ko po. Eh, awak po yung kamay niya. Awak po yung ulo niya. Pag binatawa ko, di ako din ang kawawa. Eh, kaya po ginawa ko, ginanong ko na po yung anak niya. Pero hindi po sadya yun. Tinabi ko lang po ng gano'n para matanggal lang sa pako. Abay, attorney, yung nangyari pong nagkarambulan at nagsabungan itong si Lenlen at si Chacha, may bata pong nadamay at natadyakan ang bata. Mayroon po bang pwedeng ireklamo si Lenlen laban kay Chacha sa nangyari pong yun? At ang sabi naman ni Chacha, natabig lang kasi nangangagat na yung bata. Yung pagkatadyak na yan, maaaring pumasok sa maltreatment o physical abuse ng isang minor de edad na bata. At kapag napatunayan po yan, ay meron pong karampat ng parusa. Alinsunod nga po sa Republic Act 7610. At bukod pa ho dun sa batang yon, may isa pang bata, di umano na anak din ni Lenlen na binabalita po o kinakalat o chinichismis nitong si Chacha daw na hindi si Ariel ang ama. Kung makumpirma po ba o mapatunayan na si Chacha ang nagbabalita noon. At pagdating ng 7 years old, magkaroon ng epekto sa bata, pwede pa ho bang kasuhan si Chacha sa ginawang pangchichismis na yon? Para po sa kabatiran ng lahat. Papasok din po yun dyan sa Section 10 ng Republic Act 7610, yung sinasabing other acts of abuse. Kasi yung mga pananalita na nakakarating sa isang bata at nagkakaroon ng confusion o kaya kaguluhan sa kanyang isip o nasaktan ang damdamin ng bata, eh yun ay nakaka-apekto sa development niya, yung paglaki niya. Kung mapatunayan na yun nga, makaka-apekto yun sa development niya, Changami, maaari pong pumasok sa 7610 niya, Changami. Pwede po yun, posible, Dr. Camille, na magkaroon ng epekto yun sa bata pagdating niya ng 7 years old, kung siya ay chinichismis nung 7 months pa lang siya. Tiyang, kasi sinasabi na ang isang bata, pag pinanganak siya, ang brain yung tinatawag na rasa blanca. So, ibig sabihin, white shit, walang laman. So, mag-feed ka ngayon ng information. The moment na from day one hanggang sabihin mo 6 years old and 11 months and 29 days bago mag-birthday niya. So, punong-puno na yun ng informasyon. Mm-hmm. Pagdating ng 7 years old, dahil kasi natututuruan na siya, makakapag-aral na siya, alam mo, magugulat ka kasi yung lahat nung nando na na-recorded lahat yun eh. Mm-hmm. So, paano kung nung 1-year-old siya, meron siya naramdaman na dinuduro-duro siya na ibang tao. Nung 2 years old siya, sinasabi, yan yung anak ni ganito na hindi maganda. Tumatatak yun sa isipan ng bata. Tumatatak yun sa isip ng bata na kaya nga yung iba na sinasabi pag ano, paano mo nalaman na ampon ka? Nararamdaman. Kasi kumisan, yung ang emosyon na ipinakita nung 2 years old siya or nung 3 years old siya, nandun yung feeling of rejection. Nandun yung feeling na parang
inaalipos na siya. So mismo siya agad, pag nakita niya, parang ito yata yung nung 3 years old ako, ito yung nagsabi sa akin na hindi daw ako anak ha. Napakahirap noon. Kasi from there, mahihirap na, lalo na kung yung bata napaka-sensitibo, yung emosyon, maapektuhan talaga yan sa pag-aaral niya, pati yung social, ano niya, relationship. Apektado lahat. Apektado. Salamat po, Dr. Camille. Kaya naman ang tanong, Chacha, paano mo nagawang magkaroon ng isang konklusyon kung sino ang ama nung bunsong anak ni Lenlen? Iyon ba, base lang sa nakita ni Pretty Boy na kinuwento niya sa'yo? Hindi, pareho kami na nakikita. Kasi po ako, sumasama po ako sa biyahe sa kanya. Pag po wala yung asawa niya, nakikita namin po siya dun sa taas. Saan taas? Doon po sa doon sa palabas po, doon sa amin po doon. Oo, madilim doon sa lugar na 'yon. Oh. Sinong nakikita niyo yung kasama? Ayun po si Ramram po. Oh, so kasi ang tanong po, Len, diretso ang tanong. Bakit kaya nachichismis ka nang ganoon? Napakasakit naman para ganoon yung kwentong ikalat, may epekto sa iyo, may epekto sa bata 'yon. Narinig niyo naman siya. May epekto rin sa tatay. Tayo mo tiyangami. Kung lolokohin ko po to. Nandiyan po ang pamilya niya eh. Nandiyan yung mga kapatid niya, yung mga bayaw niya. Nakikita kami kung sino, kasama ko, di ba po? Okay, so ang sabi ni Chacha, hindi daw kasi nga talaga pakiramdam niya si Ariel ang tatay dahil nakikita nga daw dun sa itaas, sa madilim. Itong si Lenlen, nakasama ang taong ito, si Mario Marmar Obana. Pasok! Kuya Marmar, sandali lang, Ariel! Bakit ka nagagalit kagad, Ariel? Diretso ang tanong, may relasyon po ba kayo ni Lenlen, Kuya Marmar? Wala po kami relasyon siya, kaya lang nagkaroon kami ng one night stand last year pa po. Di totoo yun. Ay, naiwan ako dong nagulat! Ano ba yun? Alamin nga natin ano nangyari last year. Ah, magbabalik po ang face-to-face. Sandali lang. Bakit? Ano nangyayari? Sawa ko po, Chang. Wala pong alam yan. Dito niya lang nalaman. Takot? Diyo. Kapal ng mukha mo? Bakit gawa ka ngayon at takot? Sandali lang. Miss Amy Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Gan of GAOC Dental Clinic, Salon de Manila, Watercolors Makeup, Gloss Nails, Just Cavelli Eyewear, Dr. Manny and Pai Kalayan, Wade. Hans Mortel would like to thank the following: Dr. Ariel Recto Dabalus, Nailcessity, Hand, Foot and Body Spa, a necessity for your body and soul. Face to Face would like to thank the following: AXN Time and Sports Shades, F101. Wear your needs. Home Appliances by Minami. Galing ng quality. Lucida DS. Thank you, Lucida. Ito ang tunay na masarap. Select soy sauce. Kaya toyo pa lang, ulam na. Ito ang bilhin. Prime Rocks Bleach. Ang bleach na di masangsang. Mabisa na, mura pa. Gawang Pinoy. Metropolis Suites. Your urban getaway in Davao. Harold's Hotel. Hey!